Part 6. I'm sorry, Bea, but you have to talk to Sir Dave. I've told him and he wants to hear it from you, si Bobita. Yes, I was about to. But he left early yesterday with Sir Art. I sighed heavily. Arthur Montenegro, bigla sa boses niya, halos ilayo ko na sa tainga sa cellphone. Nag-uusap kasi kami sa dito. Sa susunod na linggo na ang fashion opening events. New launching ng bagong sasakyan at iilang gadgets na hawak ng kumpanya. Galing pang Germany, ang lahat ng parts at dito lang ini-assembly ng sikat naming mga automotive at mechanic. Ito ang isa sa negosyong hinawakan ng corporation. Yes, Art, the CEO and owner of fashion, mahinang tugon ko. Oh my God! Kaya pala, I already sent the proposal 3 days ago and I just got the approval, Bea. Tili niya sa kabilang linya. Hindi na nakaka-excite ang balita niya. Nanghihinayang kasi ako. I don't know what comes to Sir Dave's mind. The hell he grabbed that gold card from me. Baliw din. Talk to Sir Dave, Bea. I'm sure he'll agree with you. Ikaw pa, malakas ka sa kanya. I rolled my eyes. The heck, malakas ha. Ewan ko na lang din. Hindi rin nagtagal ang pag-uusap namin, busy na kasi ang bakla. Kailangan ko ring matulog ng maaga. I have to be at work early. May iilang pinapatapos sa akin, ang dragon kong amo. And as usual, mali na naman ako. Hindi na naman nagtuma ang reports ko. Kainis lang din. Sinasadya ko talagang pumasok ng maaga. Tinapos ko ang trabahong inuwi ko sa bahay ng 1 oras at nilapag ito sa lamesa niya. Namataan ko naman ang succulent na katabi ng litrato nito. Mas binuksan ko na ang glass na bintana, para naman masilayan ito ilaw sa labas. Lumiwanag din ng husto ang buong silid. Inikot ko lang din ang tingin ang bong paligid. Hakot awards nga naman si Dave Montenegro sa kumpanyang ito. Ngumiti ako habang naglilinis dito. At nang matapos ay lumabas na ako, at ang kape naman sa maliit na kusina ang inis-ikaso ko. Kalalagay ko lang rin ang freshly coffee bean sa coffee machine nang malakarating. Sumilip lang ako at ang mukha niya agad ang bumugod sa akin. Good morning, ngiti ko sa kanya. His brows lifted as a greetings. His eyes darted and looked at me from head to toe. Wearing his black hemp rolled up sleeve top. His broad shoulders is way visible. Sa dibdib pa niya tuloy na pa ako ang mga mata ko. Umiwas na ako at bumalik na para sa kape. Ibang klase rin tong mga matang ito. Nag-iisip ako habang tinitimpla ang kape. I want to ask his permission. Para maging ekstrang modelo sa gaganapin na event ng kumpanya. How we'll do this? Bahala na nga. The door is halfway open and I just walk towards straight away. Hindi na ako kumatok, dahil alam naman niyang kape lang din ang ibibigay ko. Nakaupo na siya sa malaking mesa niya at isa-isang binasa, ang reports na inulit kong gawin. Kumunot lang din ang noo niya. Kinabahan na tuloy ako. Hindi ko alam kung naiintindihan ba niya ito. Coffee. Nilapag ko lang ito sa gilid at pasimpleng tumayo sa gilid lang din. Tumikim na ako, para naman mapansin niya. Yes, Bea. Buong baritono na tugon. Regarding the company event. Is it okay for me to attend in the show? Kinuha kasi ako ni Bobita bilang ekstrang modelo man lang, sabay lunok ko. Pakiramdam ko umabot na sa leeg ko ang pintig ng puso ko. Kaya nahinto na lang din ako ng pagsasalita. Marami pa sana akong sasabihin. Pero kinakain ako ng kaba ngayon sa harap niya. Do you want to be a model, Bea? Tanong niyang hindi nakatingin sa akin. Sa papel lang na pa ko ang mga mata niya. Oo, pinangarap ko rin maging isang modelo. Oo, gustong gusto ko. Kung alam mo lang kung anong klaseng hirap, ang pinagdaanan ko noon para lang makamit ang gusto ko. At ngayon na may offer, kinuha mo pa ang oportunidad sa akin na galing kay Art. Bahagya akong umiwi sa kanya. Hindi naman siya nakatingin sa akin. Kaya okay lang. Si huling rampo lang naman ako. Hindi naman iba ito, dahil kumpanya mo naman, pakumbabang tugon ko. Hindi kasi siya nagsalita kaya dinagdagan ko na ang eksplanasyon ko. Tumikim lang din siya at nilagay sa gilid ang reports na ginawa ko. Do it again. A little more polish, Bea, titig niya. Mahina akong humakbang sa kabilang gilid at kinuha ito. Tumayo na siya. Aside from modeling, may iba ka pa bang gusto?
You didn't even apply a consecutive ramp for modeling for the past 2 years. Why? I turned around and looked at him. He's behind me while holding his coffee. Maingat lang din niya itong nilapag sa mesa at umupo sa upuan na meron dito. Sit down, Bea. Let's talk. Try to convince me, Ham. Napalunok na ako. Okay, I have to convince him. Kung hindi ko nga lang siya boss ay wala na akong pakialam. Pero iba to dahil boss ko siya at nasa mga kamay niya ang buhay ko ngayon. Nakaharap ang isang Celia sa kanya. Kinikilabutan ako at kinakabahan, pero bahala na. Umupo ako ng mariin habang tinitigan siya. Kinuha lang niya ang kape at ininom ito habang pinagmamasdan ako. Naghintay siyang magsalita ako. Come on, Bea. The bomb is ticking, sabay tingin niya sa relo. Well, I did a lot of audition before 2 years ago. Pero wala lang din. Then I meet this stupid person. Teka lang. Kailan ko pa bang sabihin lahat sa'yo? Kunot-nuo ko. Bahagya siyang natawa at mas umayos sa pagkakaupo niya. Tumayo siya ng bahagya at mas pinalapit ang upuan niya sa harap ko. Ngayon, ang lapit-lapit na niya. Namilog lang din ang mga mata ko dahil sa sobrang kaba. It's better so that I'll know your story. I mean, I'd love to know your story, sabay inom sa kape niya. Napalunok akong pinagmasdan ang dalawang tunod niya. It's only an inch. Then both of our knees will be touching. Napasandal lang din siya sa upuan niya. In short, ang walang kwenta kong ex-boyfriend ay pinagbawalan ako. Inis na tugon ko. Yeah, that's all. Titig ko sa kanya. Natawa lang din siya. 2 years. Taas kilay niya. Oo, 2 years. And besides, wala namang nangyari sa amin. Wala ding kwenta. Tumahimik na ako at nilengon ang bote ng mineral water sa gilid ko. Napalunok ako. Nanuyo kasi ang lalamunan ko. Pwede ko sigurong hingin ito. Hindi kasi ako makatayo ngayon, dahil sa posisyon naming dalawa. Can I drink this? Turo ng kamay ko sa tubig. He nodded. Go ahead. Mabilis ko lang binuksan at uminom na. Bahagya na naman siyang natawa sa akin. Ano ba kasing nakakatawa? Okay, I'll let you in for the final catwalk. Parang nabuhayan ako ng loob at nakangiting pinagmasdan siya. Nilapag lang niya ulit ang tasa sa mesa at umusag pa ng konti sa harapan ko. Napakurap lang din ako. The heck? What is he up to? He leaned closer and looked at me intently. We stare and I hold my breath. Mas lumakas lang lalo ang pintig ng puso ko. Pinigilan ko na rin ang hininga ko. Hindi rin ako mapakurap ngayon. Beauty. Sabay lagay niya sa dalawang kamay sa magkabilang hawakan ng upuan. I'll judge you. If you have a talent in that stage, then I won't stop your dreams. You can go and chase it. Sama pang akit na boses niya. Just let me kiss you. Titig niya sa labi ko. Napakurap na akong pinagmasdan siya. His stare is definitely evident. Naghahamon ito. Ano ito? Pagsubok niya. O sadyang pinaglalaruan lang ako. He moves closer as we stare. He opened his legs wider, making me fit into him. I swallowed hard. Ang aga-aga at ganito na agad na eksenal, mas kumalabog lang din ang puso ko. Nabaliw na din to. Tinikom ko lang ang bibig ko habang pinagmamasdan siya. Natawa na siya. Nakakatawa nga siguro ang ginawa ko. That's cute, he smirked while looking away from me. He stood up halfway and back his eyes darted on me. Napatingala na ako sa kanya. Dave, tipid na tugon ko. Be tough, Bea. This is the reality of your dreams. They'll offer something in exchange bed. They want to taste you badly. You got the body, the beauty, plus your name is Bea. Napatiimbagang na siya at napalunok na ako. And I won't let that. I won't let them touch you. Kulang na lang lumabas na sa katawan ko ang kaluluwa ko ngayon. It's not because of what he said. It's because he's too hot to handle and I'm so tempted. Napako lang din ang mga mata ko sa labi niya. Goodness me, I just remembered how we kissed that night. Gusto ko atang ulitin ito sa kanya, gosh na talaga. Yes, I know that. Naririnig ko rin ito sa mga kasamahan kong modelo. Hindi ako katulad nila, Dave, sa matinding titig ko, sabay tingin sa labi niya. Nagtitigan lang kami at hindi na siya nagsalita,
Ilang beses na ba akong napalunok habang nakatingalang pinagmamasdan siya? His alluring scent is like a shower in my system. Titig pa lang niya ay lutang na agad ako sa sarili ko. Hanggang sa dahan-dahan niyang inilapit ang mukha niya sa akin. Napaplet na ako. I'm expecting a kiss. I would love to. Who wouldn't want this moment? Minsan ko nang natikman ang halik niya at gusto kong maramdaman ulit ito. It's too early for this, Bea. Rinig ko na lang ang pag-usog sa upuan niya. Kaya napamulat ako. Umayos na siya ng tindig at same time ang mga matang nakatitig sa akin. The heck? That was embarrassing. I'm halfway expecting a kiss from him and it didn't happen. Bumigay lang ako sa kanya ng ganito. Ang tanga mo talaga, Bea. Tumayo na ako at mabilis na tumalikod. Kinaikit ko pa ang mga mata ko. Mahina lang din akong humakbang. Dahil nang inag lang ang tuhod ko, gosh lang din ah. Kainis ka talaga, Dave. Hang on, darling. You forgot something. Humarap agad siya at inabot sa akin ang mga poplis. Oh, okay. Lahad kamay ko. Nakatingin lang din ang mga mata ko dito. Nakakahiya. Wala na ata akong mukhang ihaharap sa kanya. Kaya hindi na ako nag-angat ng tingin. Pero bago ko pa man natanggap ito ay mabilis lang niyang hinawakan ang baywang ko. And with a blink of an eye it happens. His lips landed on mine. Napaawang lang ding bigla ang labi ko. He caressingly made his way inside and even bit my lower lip too. Yamakap lang din ng husto ang kamay niya sa akin. Hawak niya ang mga papel sa isang kamay, ang isang kamay naman ay nakayakap sa akin. Kinaikit ko na ang mga mata at dinama na lang din ang halik niya. It's the same feeling that I have from that night. Ang buong akala ko ay epekto lang yun ng alak. Pero hindi pala, dahil napatunayan ko na ito ngayon. And with a warm caress, his mouth slowly thrust inside mine. Halos mawala na ako ng lakas sa sarili at pakiramdam ko nang lambot ang tuhod ko. Pero bago pa man ito bumigay ay huminto na siya. I was about to kiss back for more but he suddenly stopped. What the heck, Dave? Nalito pa ako habang nakatingalang tinitigan siya. I bit my lower lip while looking at him. He even smirked in a beautiful. At nang tinitigan ko ang labi niya ay napangiti ako. Nagkalat lang kasi ang lipstick dito. Kumunot ang noo niya, pero gumuhit naman ang ngiti sa labi. Dinukot ko na ang tissue na meron ako sa bulsa. What? Mahinang tugon niya. It's just this, sabay pahid ko sa labi niya. I wiped it straight away without looking at his stare. Kinuha ko na rin ang mga poplis sa kamay niya. Namula na siguro ng husto ang pisngi ko ngayon. I didn't expect this for us, and I don't know what's the meaning behind all of these kisses. He clears his throat. I know he's trying to get my attention, but my face is too reddish at the moment. Kaya umiwas na ako. I still remember what he told me. Kung may kabayaran ang lahat ng alok para sa kanya at ang halik ngayon ay sapat na. Okay na sa akin ito. Besides, I won't just kiss anyone. I can't. If it's not him then better be none. He clears his throat. I know he's trying to get my attention, but my face is too reddish at the moment. Kaya umiwas na ako. I still remember what he told me. Kung may kabayaran ang lahat ng alok para sa kanya at ang halik ngayon ay sapat na. Okay na sa akin ito. Besides, I won't just kiss anyone. I can't. If it's not him then better be none. Kilala ko ang sarili ko. Hindi ako basta-basta ibibigay ang labi ko sa taong ayaw ko. I'm somewhat attractive on him. He's way too much to handle for me. I might forget myself one day if his kisses will drown on me. It's not right. Because he's my boss, to correct my sister's boss and I'm just a temporary. At pagkatapos nito ano na? Ha? Beauty naman oh, gumising ka. Halos ibagsak ko na ang ulo ko sa mesa. Ang tanga ko talaga. Ba't ba kasi pagdating sa kanya nawawala ako sa sarili ko? Hindi naman ako ganito kay Jazz noon ah. At buweset na Jazz. Naalala ko pala talaga. Mabilis ko na lang ding ginawa ang trabaho. I don't want to think of our kisses. Ayaw ko. Pero kahit anong pilit kong gawin ngayon ang mukha at labi niya lang din ang naiisip ko. My goodness, I need to go somewhere. Sabay tayo ko.
Pahakbang na sana ako nang makita ko ang talon na takbo ni Bobita. Bea, ha? At ang lakas pa talaga ng boses niya. Napatingin patuloy ang iilang staff na naglalakad sa hallway. Kinuha ko na ang sling bag ko at sumenya sa kanya. Tumahimik ka, bruha. Nasa loob ang amo ko. Pinalakihan ko siya ng mata. Agad naman siyang natamimi. Halika, kantin tayo, sabay hila ko sa kanya. Bumili lang ako ng tubig at tinapay. Napatingin lang din siya sa akin ng husto at pati na rin sa kinain ko. Hindi ka ba nag-umagon, ganda? Hindi, maaga kasi ako. Seryoso naman niya akong tinitigan at tumili na. Kumunat patuloy ang noo ko. Nabaliw na siguro itong baklang to. Mabuti na lang din at wala masyadong tao ngayon sa kantin. Hindi pa kasi break time. Guess what? Pinagalaw niya ang kilay niya. Ham, nguya ko. Pumayag si Sir Dave sa joint fashion. The man fashion is on. Yes. Sabay tili niya at taas ng dalawang kamay sa ere. Napangiti na ako talaga. Kahit papaano ay gustong gusto kong makita ang mga gawang mga sikat na fashion designer nila. And of course I want to see some of the most famous models in the country. Talaga, ang saya-saya. Nag-appear pa kaming dalawa. Pero nahinto agad siya at mukhang may isang lihim na sasabihin pa. Mas naintriga na ako kaya ininom ko na ang tubig. What else? Excited na tugon ko. Ikaw, you're in too. Tumili na siya at mas tumili na ako. Ang saya, para kaming mga baliw na nanalo sa loto. Napatingin patuloy ang iilang staff sa kantin. Natahimik lang din kaming dalawa at umayos na. Good luck, Bea. This is your ticket to your dreams. Kinagat ko na ang pangibabang labi habang pinagmamasdan si Bobita na nakangiti. I feel like I'm floating in the air. I just can't believe it. Ang mukha niya na tuloy ang nakikita ko ngayon habang naalala ko lang din ang halikan namin kanina. Overnight, tulala kong tugon kay Bobita sa harapan ko. In 3 days the grand opening event will begin. But before that, we have all this work to finish overnight. Iilan lang na mga head manager department at kasama na si Bobita at ako. Hindi naman binanggit ni Dave sa akin kahapon na OT mamaya ah. Wala akong dalang extra, ismad ko. Don't worry, we'll go downstairs later for a quick shop. Kahit panty lang bilihin mo, okay na. Mas ngumiwi ako dahil sa tindi ng tawa niya. At talagang panty pa, tinitigan ko na lang din ang sarili. Naka-tight jeans lang ako at white t-shirt na damit at itim na office blazer. Simula nang nabusuhan ako ng manyak na janitor na iyon, ay purong t-shirt na ang suot ko at blazer lang din. Gaga, panty susuotin agad, di mo man lang labhan. Di pwede yan, no? Okay lang yan, ano ba? Bilhin natin iyon naka-sealed talaga at kung ayaw mo, eh, labhan natin tapos ipatuyo, sa matinding tawa niya. Napatingin na tuloy ako sa pang-ibabang suot niya. Hindi ko lang din ma-imagine ang bakla. Naka-company uniform naman siya. At least, di halata na hindi nagpalit. Eh, ako? Ano ba yan? Pwedeng umuwi muna. Kukuha lang ako ng ekstrang damit para pampalit. Nakakahiya naman. Tumalikod na ako at mabilis na tiningnan ang oras ng relo ko. Okay pa, may 30 minuto pa ako. Lunch break na kasi kaya kami nandito sa labas ngayon. Wala pa naman ang dragon kung amo at mamaya pa iyon. Kumaway na ako kay Bobita at mabilis lang din akong bumaba. Extra lang din ang kinuha ko. Tinawagan ko pa si Silo. Hindi niya kasi nasagot kagabi, busy ata. Ang alam ko kasi may training na siyang ginagawa ngayon. Nakapasok siya sa isang sikat din na fashion company. I'm pretty sure it's not under Jasper's management. What company you're in? Ni loudspeaker ko na ang cellphone at kinuha ang maliit na bag ko. I even included my toothpaste and toothbrush. Sa Stars Dreams. Diba sa Asia yan? Hunting ba nila? Ismad ko. Sayang, hindi man lang ako nakasali. Pagpatuloy ko. Remember that Jazz didn't let you. Matagal na ito, 6 na buwan na simula nang nag-audition ako. Akala ko nga wala na. Iyon pala ang huli ng management nila. Napahinto ako. Oo, I remember now, ang walang hiyang Jazz, ang dahilan kung bakit hindi ako nakasali sa audition na yan. Buwesat talaga, I've just wasted a lot of opportunity because of him. Ang tanga ko nga naman noon. Lumabas na ako ng bahay at nilock ang gate. Okay, I'll see you on the event and don't be late.
Siya best friend, sabay patay sa tawag. Sumakay na ako ng taxi at mabilis namang nakarating ito sa trabaho. Tahimik na nang pumasok ako sa loob. Eksakto alauna na, hindi naman ako late. Maingat ko lang din nilagay sa mini kitchen ng opisina ang ekstrang gamit ko. Palihim ko ring sinilip ang opisina niya at wala pa siya. It was nearly 4 o'clock when he arrived. Medyo magulo ang hitsura niya, at halatang galing sa isang sports event. The I remember that today is actually the Montenegro Riders Club event. Gosh, Bea, take note about your boss schedule. Iling ko sa sarili habang nag-iisip. I knocked before I opened the door. Good afternoon, sir. I have the reports here, sabay lapag ko sa mesa niya. Namangha lang din ako sa hitsura niya. I never thought that he'll look so much like a sporty god in his attire. All in sports black bike attire. It may look a bit rugged but his body and posture dominated. Ang gwapo lang din ah. Isip ko. Tinanggal niya ang gloves sa kamay at patalikod na hinubad ang suot niya. Nanlaki pa ang mga mata ko. Hindi ko tuloy alam kung lalabas ba ako o tititigan lang siya. Napalunok lang din akong bigla. Pero okay lang din, dahil may t-shirt na puti pala sa ilalim ng kasuotan nito. This is better. Nilagay na niya ito sa upuan at tiningnan ang bawat reports na ginawa ko. Nakatayo lang din siya, natahimik na ng iilang segundo. I beat my inside cheek a few times while looking at him. Sa mga poplis na pako ang mga mata niya, hanggang sa may kinuha siya. This is wrong, Bea. Tumabi na ako sa kanya at tiningnan ito. Tatlong araw niyang pinaulit sa akin ito. At sasabihin lang niyang mali ito. Kainis lang din ah. Sir, I only follow the pattern before. What do you want me to do? Wala sa sariling tugon ko sa kanya. Kung iisipin ko nga naman wala akong talent sa ganitong trabaho. Kung ibang tao lang ako at hindi kapatid ng ate ko, ay tiyak matagal na akong nurse's auntie. Ramdam ko ang bigat ng hininga niya sa likod. Umatras kasi siya ng bahagya. May kinuha siya sa kabilang drawer at nilapag ito sa mesa. Can you follow the same pattern? Take that. I'll have my quick shower for a sec. Hinubad lang niya ang puting damit na suot at umiwas lang din ako ng titig. Nataranta na akong kinuha ang mga poplis sa mesa. Ba't naman kasi maghuhubad agad sa likod ko? Diyos ko, Bea, huwag kang tumingin sa kanya. Okay, sir. Mabilis ang hakbang ko nang di tumitingin sa kanya. Napasandal agad ako sa pinto nang makalabas ako. My goodness, kaya ko ito. Oo kaya ko, sabay pikit ng magamata ko. Umupo na ako at sinimulan ko na ang trabaho. This is the good thing about this office. It has its own little mini shower and employees are free to use for overnight purposes. Mas maganda nga lang ang opisina ni Dave. May maliit din kasi itong kwarto na siya lang din ang nakakapasok. Finger sensor niya lang din. Dalawang oras ko itong tinapos. Mabilis na auto para sa akin pero matagal pa rin to para sa kanya. Nagtaka lang din ako dahil may kumatok sa pintuan at ang food delivery na. Nagpa-cater din pala ang kumpanya para sa lahat ng nag-overtime. Nilapag lang din ng staff ito sa mesa ko at pumirma na ako. Nagpasalamat na din ako sa kanya. Inayos ko na ito. Exclusive nga naman ang food tray ay order niya. Pero dalawa ito. Nilapag ko na ang sa akin sa mesa at maingat ko lang na kinuha ang para sa kanya. I set it up before I came knocking at his door again and open it. Ang kalat agad ng mesa at papel sa sahig ang nakita ko. Mukhang walang tulugan ata ang mangyayari ngayon dito. Napansin niya naman ang pagpasok ko, at tipid lang siyang tumingin sa akin. Nilapag ko to sa kabilang mesa at kinuha na rin ang inumin niya at plato. Food is ready, Sir Dave. Huminto siya sa ginawa at pinaikot lang ang swivel chair para matitigan ako. Agad lang din siyang tumingin sa relo ng dingding. Kaya napatingin na din ako dito. Alas 7 na pala, huminga siya ng malalim at tumayo na palapit sa akin. Napatitig lang din ako sa kanya. Hindi ko ata makuhang umiwas ng titig sa katawan niya. Nagpalit na kasi siya, at presko na sa mga mata ko ang suot niya ngayon. He's wearing a white V-neck t-shirt. It's a different one from before and black pants. What do we have here? Sabay lagay nagkamay niya sa baywang ko. Napatingala ako sa kanya. What the heck is he doing? Ano to?
Close ba na kami para gawin niya ang ganitong kilos sa akin? Nalito akong tinitigan siya at kinabahan na din ako ng bongga. Ngumiti lang din siya. Come on, join me. Umikot lang siya at umupo na sa mesa. I have my food there. Get it and join me, Bo, buong tugon niya. Seryoso lang din ang mga matang nakatitig sa akin. Okay, tumalikod na ako at humakbang palabas. Halos pinigilan ko na nga ang hininga ko sa loob, at ngayon ay gusto pa niya akong makasabay kumain. Shit na talaga, hindi ko ata kaya pero bahala na. Maingat ko lang din itong nilapag sa mesa at umupo sa harap niya. Hinintay niya talaga ako dahil hindi pa siya nagsimula. Tipid lang din nang umiti ako. Kinaikit ko lang ang mga mata at nagdasal sa sarili. Ang maamong mukha niya lang din. Ang unang tinitigan ko pagkatapos. Nang lihim na dasal sa sarili. Let's eat. Tahimik akong kumain. Tinapaylan din kasi ang in-order ko sa canteen. Lihim siyang napatingin sa pagkain ko at tumayo na. Sinundan ko siya ng tingin at pagkabalik niya ay may bitbit na siyang plato at kutsara. Nilapag niya ito sa harapan ko at nilagyan ito ng katulad ng pagkain niya. Napalunok lang din ako. Why are you eating just bread? Ang liit mo na nga. Nasanay na kasi ako sa ganito, tipid na tugon ko. Hindi ka ba marunong magluto? Para tinapay lang ang kainin mo. Napalunok lang akong lalo. Pakiramdam ko kasi alam niya ang bawat detalye ng buhay ko sa pang-araw-araw. And of course I know how to cook. Wala lang akong oras magluto. Ano ba? Isip ko. I cook every weekends. Wala kasi akong oras magluto dahil sa trabaho. Yumuko na ako at napako na sa plato ang paningin. Nanlaki pa ang mga mata ko dahil sa dami ng nilagay niyang pagkain. The heck? Ano ba ako? Agad lang din akong tumingin sa kanya. Hindi ko ata mauubos ah. Don't complain and just eat it all. Nakatitig lang din ako habang kumakain siya. Ang ganda niyang pagmasdan. Ang gaan sa pakiramdam talaga. My goodness, Bea, umayos ka. Sabay lunok ko. Kumain na ako. Pero sadyang mabilis siya dahil nauna na siyang natapos. Tumayo na siya at may kinuha lang sa refrigerator. Binilisan ko na ang kain. Busog na ako, at ang dami ko pang tira sa plato. Napatingin ako dito. Finish it, darling. Eat up, if you don't want to be eaten. Mahinang bulong niya sa tainga ko. Kinilabutan na ako sa ginawa niya, at mas kumalabog lang ng husto ang puso ko. Bumalik na siyang umupo at nilapag sa gilid ang inumin ko. This overnight work is not a good idea. I don't know how long will this last. Gusto ko nang sumikat ang araw para makauwi na. Pero hindi, dahil matagal pa. What do you usually do at weekends? Nagangat na ako ng tingin sa tanong niya. Wala, naglilinis at naglalaba, sabay nguya ko. Bahagya naman siyang natawa sa sagot ko. Fair enough, you're a good housewife. I swallowed hard again while chewing my food. Konti na lang at patapos na ako. Kaya mo to, Bea. Do you do shopping? What sports do you like? Ang dami niyang tanong ah. Maganda nga ito para may pag-uusapan kami. Paano naman ako mag-shopping kung walang pera? Natawa lang ako sa tanong niya. I love swimming. Pero matagal na ang huli kong langgoy. Noong high school pa, sabay subaw ko. Tumikim na siya at umayos ng upo. Why? Ham, sa probinsya lang naman namin. Malapit kasi kami sa ilog. Mas maganda at tahimik. Eh, matagal na kami ni ate na di nakauwi. Tumango na siya. Would you take me if I come with you? Nahinto ako ng subo at tinitigan siya. Seryoso naman ang mga mata niyang nakatitig sa akin. Ham, kung gusto mo. Kaso malayo kami sa lungsod at maraming lamok, walang aircon, sabay lunok ko. Ha, ang isang Dave Mondragon sasama. Gosh lang din ah. Nagpapatawa ata, isip ko. Cool, then I'll look forward for that. Ano, tulala kong tugon sa kanya. Napaawang ang bibig ko habang pinagmamasdan siya. Bahagya siyang natawa at tumayo na. Kinuha niya ang tissue sa gilid at mariin na pinunasan ang labi ko. God knows how much I want to kiss you, Bea. Nabingi na ako ngayon dahil sa tindi ng pintig ng puso ko. Never in my wildest dream that he will show interest on me. Pinaglalaroan niya ba ako? Napakunot-nuo ako at nanlaki lang din ang mga mata ko nang dumampi siya ng halik sa labi ko. The heck, Dave? Sigaw ng isip ko.
Huminto ang ikot ng mundo ko sa ginawa niya, at mas lalong napako lang ako sa kinauupuan ko ngayon. Finish it up. I'll go out for a smoke. Tumalikod na agad siya at naiwan lang din akong tulala. Ang lakas pa ng tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung paano ko pipigilan to. I can't play dead now. Oh, God help me. Isip ko.